Parang may ganit at sama ng loob pa nga rin itong si Russell Westbrook, mga idol, dito sa team ng Lakers at kay Coach Darvin Ham. Pero bago natin pag-usapan yan ay ito muna ngang very confident na si Klay Thompson na kanya ngang pinahayag ito, mga idol, sa isang interview kung saan sinabi ni Klay, "I don't see a team who can beat us in a 7-game series when we're healthy." Well, mga idol, yan ang sinabi ng isa sa mga player ng NBA defending champions na Golden State Warriors. And I think, mga idol, it speaks volumes kung ano talaga ang level ng confidence ni Klay Thompson sa kanyang team. Well, kahit ako siguro, mga idol, nakakagaling ko lang sa pagiging NBA champion. Kami ang defending NBA champion kung saan last season ay talaga namang pinagdudaan ng Warriors na mananalo pa nga ba daw ng championship itong Warriors. Pero nakita natin na ginulat nilang lahat, binasag ang lahat ng expectation at napanalo nga ang kanilang fourth championship. Well, maintindihan natin ang ilan pang pagdududa ng mga NBA analysts at pati na rin ng NBA fans nang dahil bago na nga daw ang kanilang roster, hindi na katulad ng dati na full of veterans, nas nabawasan nga rin daw ng kanilang assistant coach na si Mike Brown na talaga namang magaling sa depensa. Pero nga, mga idol, yung core group ng Golden State Warriors, yung kanilang solid starting five from last year's NBA Finals ay nandito pa rin naman. Talagang hindi lang sila healthy all throughout the season kahit damang-dama nila ito sa regular season record nila. Pero I think tama si Klay Thompson na talagang kayang makipagsabayan, makipagbakbakan na itong ang team ng Golden State sa kahit sino pang NBA team yan, kahit sa mga top team sa West, sa East, ay iba pa rin talaga ang playoff experience, lalo na ang championship experience kung saan itong si Curry, Klay, Draymond ay halos 5 beses lang ang nakapupunta doon. So masasabi nga nating sanay na, alam na kung anong kalakaran, kung paano tumatakbo ang NBA playoffs, lalo na NBA Finals. Kaya nga for sure, dapat talagang hindi maliitin ng Golden State Warriors kahit hindi nga ganun kaganda ng kanilang record sa regular season. Dahil, mga idol, alam naman natin na ibang ang animal ang NBA playoffs at batak na batak dyan ang Golden State. At ngayon nga pag-usapan natin ang parang masamang loob pa nga rin ni Russell Westbrook patungkol nga sa team ng Los Angeles Lakers at pati na rin kay Coach Darvin Ham. Napuri kasi ni Coach Ham itong si Russ sa isang interview, mga idol, na kung saan sinabi niya unfortunate nga daw na hindi gumana si Westbrook dito sa Lakers. Pero pinapalakpakan niya pa nga rin daw ito, ina-appreciate at nire-respeto ng dahil nga daw talaga namang sumunod itong si Russ sa kung anong kagustuhan neto ni Coach Darvin Ham. Salamat nga daw sa pagsasacrifice niya at sa paniniwala dito kay Coach Ham at sa kanyang pagre-realign, pagbabago ng kanyang role sa isang team. At mga idol, lang matanong nga itong si Russell Westbrook about dito sa sinabi ni Coach Darvin Ham ay parang matabang nga ang reaksyon na neto ni Westbrook. Nung natanong siya, mga idol, ang naging sagot niya, experience lang yon at tapos na nga daw siya. Nasa bagong lugar na nga daw siya and looking forward na siya dito sa team ng Los Angeles Clippers. At mga idol, ang mga reply na itong ang mga Lakers fans, Clippers fans, NBA fans ay talaga naman daw na kahit hindi magsalita si Russell Westbrook na galit siya, ay damang-dama nga daw nila ang aura na talagang galit itong si Russell Westbrook at masama ang loob dito nga sa nangyari sa kanya sa team ng Lakers, and for sure nang dahil na rin sa mga pagdi-disrespect niya sa kanya. So kagaya nga rin ang nasabi ko nakaraan, mga idol, na it's the best situation nga possible para kay Russ at sa Lakers na maghiwalay na nga. And ngayon mukhang masaya na si Russ dito sa Clippers at masaya na rin ang Lakers na wala si Russ.